What's up mga tamago, Arinola Gusano sa inyong lahat. And for today's video is pag-uusapan natin itong per play. Ano nga ba ang plano ng mga devs dito at bakit sobrang bullish ko dito sa project na to? Tara, alamin natin yung detalye. Sa mga bago pa lang dito mga tamago, ang per play nga pala ay isang application na ginagamit para ma-monetize yung mga hindi naman play to earn na laro dyan sa inyong mobile phones. So madaling sabi, gawing play to earn ang mga hindi play to earn. Yun ang pinaka-goal ng per play. At recently nga mga tamago, nagkaroon ng community town hall na ginagawa kapag ka may mga major updates and major announcement regarding dito sa project na to. So ako, sobrang bullish dito sa project na to ha. Hindi po tayo bayad dito. Nakikitaan ko lang ng malaking potential at development itong project na to na sa tingin ko ay talagang tatangkiligin ng nakararami. Itong Perplay mga tamago ay nasa open beta test pa rin. Kumbaga nasa testing phase, hindi pa talaga ito yung ganap na ganap at pulidong-pulidong application nila. Hindi pa talaga sila nagga-grand launch. So ngayong OBT o ito yung tinatawag na open beta testing, nabuksan na nga lahat. Ito yung mga nangyari. Nabuksan para sa lahat yung application kasi nung closed beta, private test lang yon. So napaka-konti lang namin naka-experience nung pinaka-application nila. Pero dito, ito na nga 24/7 pa na bukas. Dati may oras lang kung kailan ka pwedeng maglaro. Ito nga, sinasabi dito na naibigay din naman yung mga pre-NFT to onboard new users. Doon nga lang sa iba, sa community ko, merong mga nagka-problema dyan at nawala daw yung kanilang NFT. So I suggest pumunta kayo sa Discord nila at itanong nyo yun kung ano talagang nangyari doon. Friend referral system, yes, nagkaroon na ito. Starter pack for new NFT owners. In-app market support for HVH support. Kumbaga dati kasi hindi pa accessible yung HVH eh. Or yung Hava Network, may mga tweaks din silang ginawa at binalanse, no? Pagdating dun sa mga base power at iba pang features, items, or stats ng mga NFT vehicle dito sa Perplay. So madalit sabi mga tamago, nasunod naman yung roadmap nila. Syempre hindi naman maiiwasan yung problema dyan. And nangyari pa nga, no? Nagkaroon daw ng power outage sa Korea nung talagang ilo-launch nila yung private test. Pero ayun naman, na-restore naman yung power at na-launch naman talaga yung private testing. At ngayon nga, ito, nasa OBT tayo. So nagpapasalamat dito yung mga developers ano, dun sa mga pang-unawa ng mga talagang supporters ng Perplay. And napapansin ko rito mga tamago, talagang pinapasok nila yung mga trade show. Ito o, for gaming industry here in Korea, pumunta sila sa G-Star 2023. Ang alam ko, marami pa tong summit na pinuntahan ano, at saka nakikipag-partner sila sa mga iba't ibang gaming company. Yun ang pinakamaganda rito eh. Hindi lang isang game ang pwede mong malaro at ma-monetize. Unlike dun sa mga pangkaraniwang play to earn games, pagka nasawa ka na doon, nasawa mga tao, may potential kagad na bumagsak yung pinaka-token nila. At syempre tayo, mga tatama rin na rin dahil feeling natin sayang ang oras. Wherein dito sa Perplay mga tamago, eh lahat ng klaseng laro eh pwede mong laruin using yung application nila. At yun nga, pagkakitaan ng kahit na konti. Pero balita ako, marami daw paldo dyan. Baka naman. So ito pa, recent balita mga tamago, no? Nag-grant yung Perplay ng 3 patents. Nakalagay dito, securing legal rights over Perplay score system. So hindi po pwedeng basta-basta magaya yung kanilang mga proseso, yung kanilang blueprint mga tamago. Kasi nga ito, patented eh. At inaay nga nila rito na sila ay maging world's first G&E platform and the global number 1 Web3 gaming platform mga tamago. So kung Web3 gaming platform sila, no? At nag-iisa lang sila. Kumbaga parang magiging Steam to. So marami rin silang pinresent kanina dito, no, na statistic kung ilan yung NFTs, ilan na ba yung tao, ilan na yung active users, ilan yung naban, may mga naban po mga tamago ha. Tignan nyo na lang yan dito sa Discord. Ilalagay ko yung link para mas mabasa nyo to ng buo. Napaka-interesting din tong data na to mga tamago kasi sinishare talaga ng mga developers yung mga information. Kumbaga ang ginagawa nila rito is parang nagre-reporting mga tamago sa atin or dun sa mga investors. Ganun nila binavalue yung mga kanilang users. Maging ito pa nga, pati yung mga breed, kung ilan ang na-breed na normal NFTs, off-road, sports car, yan, lahat yan. Tinalakay dito mga tamago, makikita nyo yan dito sa kanilang Discord. Ang link po ng Discord mga tamago, inaandyan sa ating description box and comment section, pakiclick na lang. Dito mga tamago, no, may pinresent din sila para sa grand launch. May makukuha kasi mga Genesis owners. Syempre, hindi lang yon, pati yung mga bagong onboard pa lang, ano, may makukuha rin. Magkakaroon dito ng automatic tutorials mga tamago, no, na pangkaraniwan na nakikita natin kapag may mga bagong laro. At the same time, makakakuha yung mga users ng free NFTs automatically para nga daw ma-experience ng mga bagong pasok pa lang. Ito pinakamaganda sa nakita ko, Genesis Pack mga tamago, one breeding ticket includes breeding cost. So walang gastos kapag ka nag-breed ka, mahal kayong mag-breed. Meron din kasamang bonus item, kaso random, okay lang yon. And one stats reset voucher provided at official launch mga tamago,
Genesis pack po yan. So sa ngayon, meron pa yata sa market na binibenta Genesis NFTs. Magkakaroon din dito ng evolution system. Halimbawa, rare lang ang inyong NFTs, pwede mong i-evolve yon at mapapapunta sa mas higher tier. I-introduce din nila to asset management system, mga tamago, na kung saan makikita na natin ano yung nagastos natin. Siguro may calculator na rin dito, magkano pwede natin kitain, depende sa ating mga stats at ating mga vehicle NFTs. So isa yan sa ating mga pwedeng abangan. Meron ditong isang tanong, mga tamago, no? Regarding dito sa kanilang tokens, kasi nga daw natatakot yung iba na bumababa ang token. Well, mga tamago, kukunti pa lang kasi naglalaro nito. And imagine, yung pagbaba ng token is hindi po ganong kadrastic. Meaning, mas marami pa rin nag-hold. And sa tingin ko, mga tamago, ang pinakamagandang i-hold ko rito ay yung per tokens. Kasi ang per tokens nga dito, kagaya ng sinabi nila, eh hindi unlimited. Kung mga tamago, kukunti lang yan. Ito, nakalagay, yung per token doesn't have an infinite supply. So ano ba epekto nun? Ang per tokens lang naman, mga tamago, ay ginagamit yan ha, sa pag-evolve ng sasakyan, pag-level up, parang level 15 ata. Siningil ako ng per tokens dun eh, pero usually expert lang naman ang ginagamit ko. Pero syempre, higit sa lahat, yung breeding, mga tamago. Kung gusto mo madagdagan ang power mo dito, mga tamago, ay eh, kailangan nyo mag-breed. Kailangan madagdagan ang inyong sasakyan. Nang sa ganun, dagdag din yung energy, humahaba ang playtime nyo. At pag mas mahaba ang playtime, syempre naman, mas malaki yung potential earnings. So, mas maraming players, mga tamago, ang tendency talaga nito, eh, mas maubos ano, yung supply mismo ng per tokens kung maraming magbe-breed. Kasi kapag, ang alam ko rito, kapag nagbe-breed ka, i-burn din nila yung tokens na ginamit mo doon. At syempre, habang may nabe-burn na tokens, eh, mas tumataas po ang value niyan. Kaya ako, mag-iipon ako dito ng per tokens muna. Imagine, wala pang bull run yan. Isa pa sa mga nakita ko rito, mga tamago, eh, eto nga, meron silang first joint promotion with the Clay Dice team. Sa mga hindi pa nakakakilala dito kay Clay Dice, mga tamago, no? Eto, meron na rin silang Web3 game ecosystem at marami-rami na rin silang game na na-develop, mga tamago. Ayan. I-check nyo rin tong website nila. Ilalagay natin dyan sa description box. Balik tayo dito sa chat AMA nila, mga tamago. Nagkaroon nga rin sila ng partnership at ang ine-aim nila is going for Japanese market. So, syempre, nung hapon, eh, medyo galante yan. I'm not saying na mamamakyaw sila, mga tamago, ha, ng NFTs dito, pero meron na kasing nakapasok doon na guild na talagang mga investors ang naandun. You can do your own research, mga tamago, pero syempre, hindi, wala namang assurance sa mga ganito, ano? Depende pa rin sa magiging takbo ng kanilang mga usapan at kung paano ba yung joint marketing na gagawin nila in the future together with this community and investors. Magkakaroon nga rin pala sila rito ng scholarship, pero sa ngayon, syempre, wala pa naman yon at nasa beta phase pa lang tayo. Siguro, yung pinaka-launch nila, malay natin, baka ngayon ng December. Actually, mga tamago, wala ka na kasing makukuha na box dito, ano? Talagang yung mga mabibili mo na from those people na nagbe-breed at nilalagay nila sa market kung ano man yung gusto nilang ibenta sa sakyan. Yung mga hindi nabili during pre-sale nila, sinunog na po yun, binern yun. Sa tingin ko, kapag ka naging dire-diretso ang marketing nila, nakatap sila ng mga gaming community, mga tamago, possible magkaroon ng scarcity yung sasakyan, which is yun yung gusto namin. Yun yung gusto ng mga holder, ano, ng mga sasakyan dito. Syempre, tataas ang value niyan. So, sa ngayon, medyo masasabi natin, medyo bumaba pa nga. Nakakita ako ng 4,500 haba dun sa in-game marketplace. Mas mura yun comparing nung nakaraan. Pero ngayon, papalapit na ang bull run, mga tamago, hindi ko natin alam kung anong lilipad dito sa mga project na to. I'm not saying na yung per play na yun, ha? Pero sana, eto na nga talaga. Holder tayo ng kotse dito, eh. But anyway, syempre, hindi naman to financial advice. Hindi natin masisigurado yan kung talagang tataas yan or hindi. Alam natin ang takbo at kalakaran pagdating sa mga NFT games. Pero based sa mga nakikita kong green flags dito, mga tamago, talaga nagtatrabaho yung kanilang mga developers. Maganda yung pinaka-konsepto, no? Kasi nga, biruin mo, kahit anong laro, pwede mong gawing play to earn. Ngayon, kung ikaw naman talaga, tatalpak sa isang NFT game at talagang naghahanap ka, mga tamago, might as well na silipin mo itong project na to. Napakagandang tignan at pag-aralan dahil nga dun sa kanilang napakagandang concept. Nung una nga, akala ko scam to . Kasi sabi ko, yung website parang ganun-ganun lang. Hindi talaga pangit talaga website niya. Fair play, sorry ah.
kung gaano naman talaga kaganda yung kanilang concept, mga Tamago, eh parang nahihinaan ako ng bahagya dun sa kanilang website nga, ano. Pero syempre, ganun talaga, siguro mas focus sila sa pagde-develop dito, mga Tamago, ng kanilang pinaka-game application. Well, masasabi ko, yung application overall maganda naman. Hindi na ako nakaka-encounter nung problema ko dati. Dati hindi ako makalaro eh. Ngayon, nakakalaro na tayo ng okay. And syempre, nakaka-earn din tayo dito ng per tokens and expert. Pero bali, ang ginagawa ko talagang more on pa-level up lang muna ng sasakyan and nag-breed nga tayo recently. Siguro this Christmas, eh magtitipi muna tayo ng konting expert. Syempre, Pasko, mga Tamago. Pero pagdating po ng January, is igagrind ko ulit yan. Kung nasa open beta test pa rin, ha? Kasi baka mamaya mag-grand launch na. So, syempre, magkakaroon dyan ng konting break para sa updates ng kanilang application. So, para makita nyo yung mga iba't ibang laro din dito, mga Tamago, no, na nakaka-partner nga nila, is siguro mag-live stream tayo, pakita ko sa inyo at magkatanungan. Ano bang inyo rito? I-comment nyo dyan sa baba. At gaya ng lagi kong sinasabi, ingat kayo. Tamago, out. At sumama sa aming barangay, samahang masaya, ano pang hinihintay? Kung online games ang iyong gusto, dito ka sa guild ko, solido sa aming community na puro makulit, mga hari na trash talk pero malupit, bawal ang igi-